Iilan lamang sila sa maraming Pilipino at Pilipina na sumisikat. Karaniwan na sumisikat ang mga Filipino artista na madalas napapalabas sa television. Katulad nila Vice Ganda, Coco Martin at Jessica Soho. Sumisikat din ang mga Pilipino at Pilipinang sumasali sa malaking kompetisyon sa ibang bansa. Katulad na lang ng Miss Universe na sinalihan ni Catriona Gray at nanalo noong December 2018. Na kung saan ipinakita niya ang pagiging confident at gandang Filipina sa buong mundo. Bukod pa rito, ipinakita rin ni Miss Catriona ang kanyang talino at pagiging malikhain mula sa simula ng kompetisyon hanggang sa pagsagot ng mga tanong, hanggang siya ay itinanghal bilang Miss Universe. Marami ring mga sumikat na Filipino dahil sa social media. Halimbawa ay si Lloyd Cadena na sumikat sa YouTube at nagkaroon na ng 2.6 million subscribers at nakalikha ng 432 videos or vlogs. At may mga Filipino naman tayong naging sikat na noon pa lamang. At ang iba sa kanila ay itinanghal bilang National Artist of the Philippines. Narinig niyo na ba ang salitang National Artist? Kami ay nagtungo sa Polytechnic University of the Philippines at Asia Pacific College upang magtanong sa mga mag-aaral, ano nga ba ang National Artist? What is a National Artist? A National Artist is someone who contributes his form of art and inspire others to make a difference. Ang National Artist para sa akin, sila yung mga tao na parang mas... Sila yung mga tao na nakatulong na mag-boom yung parang ano ba, art and culture ng bansa natin. Para sa akin, ang National Artist, ito yung nag-embody kung ano ba talaga yung pinaglalaban, yung sining na kanyang kinabibilangan or sa field na iyon. So para sa akin, hindi lang siya isang tao na tatayo para maging modelo, pero isa siyang tao na kumikilos, buhay at nagre-revolusyon upang mapaganda yung sining na kanya kinabibilang. Ang National Artist kasi, they are people who are recognized for yung ambag nila sa sining sa culture. So yung National Artist is an award na parang specific recognition sa mga tao na madaming ambag sa malaki yung ambag sa sining. Ang pagiging National Artist ay may pinakamataas na pambansang parangal na kung saan may malaking ambag sa kulturang Pilipino at Philippine Arts. Ito ay ipinaparangal ng NCCA o National Commission for the Culture and the Arts kasama ang presidente. Noong nakarang taon lamang ay may mga bagong national artists na pinangaralan. Si Larry Alcantara for Visual Arts, Amelia La Peña Bonifacio for Theater, Francisco Bobby Maniosa for Architecture, Resil Mahares for Literature, Kidlat Tahimik for Cinema at si Ryan Kayabyab, National Artist for Music. At sa kasalukuyan, mayroon tayong 73 National Artists na may iba't ibang larangan. Sa 73 National Artists, sino-sino kaya ang kanilang mga kilala? Who are the National Artists you're familiar with? Ako yung isang National Artist na kilala ko kasi siya yung sikat. Si Levi Celerio kasi diba na-list siya doon sa Guinness World Book of Records bilang isang tao na kaya niya tumugtog gamit yung isang leaf lang. Dahon, yun. Tapos yung ano, sa yung kilala ko naman sa literature, si F. Chanil Jose. Ayun, kasi parang di ba nung may subject sa ano, senior high na 21st century literature. Tapos ayun, parang pinag-aaralan din yung mga national artists. Tapos yung ano, mga sinusulat nila, or literature. National artist, si Kidlat Tahimik for cinema, Larry Alcala for visual artists. And of course, Ryan Kayabyab for music. Ayan si Mr. Ryan Kayabyab kasi tulad ng kanta niyang kumukutik-kutik. Kasi no, syempre yung mga kanta niyang mga Christmas songs, yun yung kinala ko sa mga bata, yung mga bata pa tayo. As far as I know, there were a couple of painters like Malam and Mirwarden as a national artist.
yeah, that's just all I did. It's mostly under the paint piece recycle. But I'm pretty sure that there is some under music, if I'm not. There could be a couple of things. Ayun po si Fernando Amorsolo. Tapos ayun lang, si Apo Wangot, ayun, nakakapanginayang kung hindi siya mapasama dun bilang national artist. Kasi di ba siya na yung parang pinakamatandang magbabatok, tapos yun, maganda din yung mga gawa. Sa akin naman po yung kay Mr. Nick Wangot. Kasi ano po siya, interesting yung sa kanya. Kasi parang pag hindi siya nakakainom, hindi siya makakagawa ng ng mga piece niya, gano'n. Tapos meron din siyang libro na parang kinikritik niya yung mga ano natin, national heroes. Actually, hindi ako masyado familiar sa national artist na. Nakakatuwa isipin dahil may kaalaman sila patungkol sa national artist. Karamihan sa kanila ay nakakakilala kay Ryan Cayabyab. Sino nga ba si Ryan Cayabyab? How do you view Ryan Cayabyab? Ryan Cayabyab, isa siyang singer, songwriter, pianist, composer, na I'm not really much a fan of his discography. Pero alam ko, marami na siyang natulungan at marami na siyang na-discover. Marami na siyang nambag sa ating Philippine music industry. Si Ryan Cayabyab, pag naririnig ko siya, naiisip ko yung piano, yung orchestra niya, gano'n. Tapos yung mga kantaan na pang Regine Velasquez, Oriel Casio, parang mga gano'n. Pag naiisip ko kasi siya, naiisip ko agad ano, yun nga, yung music. Tapos ano, yung sa mga orchestra, gano'n. Gano'n yung mga ano, yung conservatory, yung team niya, parang gano'n. Yung song. Parang na-embody niya yung mga song ng mga people. Ryan Cayabyab, sa pagkakaalam ko, isa siyang magaling na musician, siyang composer. Ang alam ko, si Ryan Cayabyab yung parang pinakabagong ano, nadagdag sa listahan ng national artists. Tapos, di ba sa music yung ano, kategorya? Kasi sobrang dami, tas galing niya. Bata pa rin, tas di ba nag-world conference siya. Tapos marami na siyang naambag sa industry ng ano, music industry dito sa Philippines. Tas buhay pa siya. Buhay. Kasi usually kasi yung ganun, di ba? Oo, patay na. Ryan Cayabyab, for me, ano na kasi siya, batikan or veterano in terms of music. So, marami na siyang na-compose at nagawa. And talagang nire-respeto yan, in terms of music. Si Ryan Cayabyab, Mr. C, o maestro sa karamihan, ay itinuturing na haligi ng musika sa Pilipinas ngayon. Nag-aral sa Universidad ng Pilipinas sa kursong accountancy. Ngunit, kinakitaan na ng kahusayan sa musika upang maisipan na bigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral nito. Nakilala siya sa loob at labas ng bansa dahil sa likas ng husay at pinagsabay na kakayahan bilang isang kompositor, manggaganta, profesor, host, producer at direktor ng kantahan. Pumatok sa pandinig ng masa ang kanyang kaganda ng ating musika at paraiso. Naging sikat din ang kanyang kinompos na Maalaala Mo Kaya at Araw Gabi. Nakilahok siya at nanalo sa Onassis International Cultural Competition noong 2001 sa kanyang original na composition na Misa 2000. Bukod pa rito ay may 21 na premyo bilang kompositor, arranger at producer, 3 karangalan na nagpalikha na pinakamahusay na tema ng kanta at marami pang iba. What do you think is his characteristics why he became a national artist? Siguro yung characteristic niya is hindi siya naging maramot pagdating sa kanya mga hard works, sa kanya mga outputs pagdating sa music. Kasi hindi lang siya nag-i-invent, hindi lang siya nag-compose ng mga songs para sa sarili niya. Pero tinutulungan niya yung mga amateur singers dati, as of, for example, si Regine. Hindi niya pinagdadamot yung kanya mga hard works. Pinapamigay niya rin, pinapasampo niya sa iba, pinagawa niya ng rendition. What do you think is his characteristics when he became a national artist?
feeling ko kasi sa kanya, eh, para siyang prodigy child na parang sobrang galing in terms of music. Yun yung parang first impression ko sa niya. Pero siguro because of his works na nagre-reflect ng culture natin ng Philippines maybe and ng iba pang reasons sa na, pinaplot natin ni Mister. Are you familiar with his works? What are your favorites? Hindi ako super familiar sa works niya. Siguro yung sikat lang, yung Kay Ganda ng Ating Musika, yun. Di ba, popular music niya yun, Krine? Yeah. Hindi na siya kanta, di ba? Ayaw niya daw, sige. Characteristics. Siyempre, sa lahat naman ng art, kailangan may perseverance para ma-achieve mo yung gusto mo yung ganda ng gawa mo. Or siya pa, yung patuloy niyang pag-aaral sa art niya. Muli namin silang itinanong kung sapat ba ang ginagawa ng gobyerno, organisasyon o ang mga Pilipino sa pagpapakilala sa mga national artists. Dagdagan pa kasi ano kasi tayo na actually mas maganda na yung nagiging parang mas nag-boom na para sa national art. Diba, hindi nga din tayo sure, di ba? Kasi national museum na for, hindi naman siya masyadong na alagaan. Trip lang yung national museum. National artist na siya kaya. Kailangan pa maging bukas ng isip ng mga tao about sa mga ganun. OPM ngayon kasi mas para mas na-recognize na siya siguro ano lang para mas ano ba parang yung market niya hindi lang sa may mga may kaya ganun parang nationwide siguro una yung education talaga yun, no? I-educate talaga yung mga tao kasi ako nakilala ko din yung mga national artists no senior high so parang yun dagdagan pa doon tapos natin na kailangan ng sobrang publicity. Educate talaga, i-educate yung mga kabataan para hindi ko pwedeng sabihin na kailangan i-public yung pag ano nila, pag-perform nila kasi parang doon nga sila kumikita. Pero sana sa ano sa mga ibang platform maging ano sila para mas maging active sila para mas makilala sila ng mga Pilipino. Hindi lang yun nga sa mga elites na kaya bumili sa mga pag nagano sila sa theater, gano'n. Yun po, para makilala sila ng fellow Filipinos. Ang mga Pilipino at Pilipina ay sikat ngayon dahil sa lakas, talino at kagandahan. Sumikat din sila ngayon dahil sa taglay nilang mga ugali, katulad ng pagiging masayahin, matyaga at kababaang loob. Sumisikat din sila dahil sa suporta ng sambayan ng Pilipino. Ngunit, huwag sana makalimutan na may mga tao ding sumikat noon at naging inspirasyon ng mga sumisikat sa kasalukuyan.